Noong high school ako, parang wala nang patutunguhan ng buhay ko. Di kasi ako nag-aaral ng mabuti, punta sa barkada, tambay sa computer shop, kasama lagi ang tropa. Ako yung tipo nang uuwi na lang sa bahay, kakain, matutulog, pagkagising, ganun na naman. Aminado ako na ganun ang naging takbo ng buhay ko. Pero, sa murang edad, nakita ko ang realidad ng mundo. Naranasan ko magtrabaho sa Maynila sa halagang 150 pesos per day. Naging clerk din ako sa 7-Eleven na kung saan, grabe ang trabaho, puyat, minsan yung kapalitan ko ay hindi pa pumapasok, kaya minsan 24 hours yung duty ko. Nasubukan ko ring maging service crew sa Jollibee at naging trabahador sa refilling station, nagwe-waiter ako minsan, ginagamit ko ang aking passion para magkaroon ng extra income. Hanggang naging part ng Paris Youth Ministry at isa sa gumaganap bilang isang karakter tuwing sinakulo. Bago pumutok itong pandemic, nakilala ko ang empowered consumerism at ito na pala ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Napakabilis ng 6 na buwan para magkaroon ako ng ganitong resulta. Alam ko, hindi ko naman linya to, pero dahil sa sobrang solid ng grupo, na bago ang takbo ng buhay ko. Hindi ko man napatunayan na magaling ako sa academic, wala man akong medalya na iuwi sa magulang ko, hawak ko naman ang susi ng aking manibela. Payo ko lang sa mga kabataang tulad ko, habang bata ka pa, trumabaho ka na. Oo, nahihirapan ka ngayon, pero tandaan mo, mas matagal nahihirapan ng magulang mo. Kaya, para sa inyo ito.